Welcome back to my channel. It's me, Lera. So after nagla-live streaming ako mga friends, pumunta ako agad dito sa filming room ko mga friends. Kasi sorry talaga mga friends na ang ingay-ingay ng mga babies ko mga friends. So I'm trying to hide here kung kaya ba. Pinapanood ko lang sila with their daddy outside sa TV room namin dito. So sana hindi niya ako pasukin. Si Blossom ang medyo maingay talaga mga friends. So I decided to do this vlog para makapag-sorry sa inyo kasi hindi ako makabasa sa mga comments niyo. Hindi ako makapag-concentrate sa sasabihin ko kasi alam niyo naman siguro mga friends pag toddlers. Hope you understand that na hindi talaga maiwasan na mag-ingay sila. So ayun ang nangyari mga friends, bumaba ako agad dito para makapag-shout out continue sa inyo. Binasa ko muna yung mga sa ngayon ha, pero kung hindi ko naman sila, hindi ko, yung iba na hindi ko nakita, isa-shout out ko na naman kayo, pero ito, sinulat ko kayo lahat para hindi ko makalimutan. So, continue tayo sa pag-shout out bago meron akong sasabihin after nito. So, continue tayo sa Simply Jane Channel, si Jonix TV, Stephen M. Green, MK Sisters, is this Pitsy and Cholo? And then, sorry mga friends ha, Regine and Dolor, Evelyn Lorelia, Gine Fuentes State, Ziga Brothers, Simply Zim, sorry kung tama ba to, Jane Bulak Antiquinha, Vlog, Dicky, and Janice Solabd, Bambi, Migalonod, Simple Princess, Mac Ryan, OFW Vlog in Hong Kong. Hi sa inyo lahat dyan. And then Pinpin TV, Tops Fun Facts, Village to Villa. And then, what is this? Irie Manzano? Sorry, Irie ba to? Or ano ba to? Uy? Wrong ata yung pagkasulat ko. So, pasensyahan nyo na ha. So, yun siya mga friends. Magsha-shoutout uli ako kung sinong gustong magpa-shoutout. So, ayun siya mga friends. Para to reply back your kindness to me. So, magsuportahan na lang tayo mga friends para sa YouTube journey natin. Ako mga friends, nag-start ako ng YouTube wala sa isip ko talaga. Before, na-mention ko na ito sa previous channel ko na Blossom and Archer Weave, na out of nowhere, meron akong I don't know kung kilala niyo si Ann ba siya? Basta Bisaya siya. She is a vlogger from US, yung maraming aso. Ann ba yun siya? Uy, nakalimutan ko na. Siya yung first na napanood ko na naaliw talaga ako na sabi ko, why not, no, na magva-vlog din ako na andito lang naman ako sa bahay. My babies are very easy. Maingay nga lang talaga mga friends because they are toddlers. So, kaya ko naman silang i-control. Kaya lang kanina talaga hindi ko sila maano kasi parang na-excite din sila na meron akong ginagawa. Nag-ano-ano ako. So, ayun siya. So, marami akong time kasi Kuya Sit in school. So, when Blossom is napping, di ba, nakapag-film naman talaga ako na ngayon, kanina lang naman talaga yun na ang ingay ni Blossom. Pati si Kuya Sit na ano na lang din. So, ano, kaya yun ang istorya na parang na-challenge ako ba na why not, no? Kaya ko din naman siguro mag-vlog para maaliw ako. Kasi lalo na pag winter, mga friends, I have lot of time in the house. Kasi hindi ako nagda-drive, so maghintay lang ako na asawa kung may free time siya. So that's the time. Pero he gonna make it sure though din naman na he can bring us outside, especially with the activities of my kids, because he own his time. So anytime there is an important matters, or when it comes to my baby's activities, or I want to go out, I can text him anytime because he own his time. So, walang boss. So, kaya ko siyang tawagan. Depende na lang kung sasabihin niya sa akin before siya alis ng bahay na he has a client to meet, or he has a client in his office. Kasi my husband is into investment. So, yun lang naman siya mga friends, kung basta wala siyang kliyente, walang problema. So, ayun siya. So, ayun yung naano ko na why not, no, mag-vlog ako. So, ayun ang start na nag-vlog ako. And then, natatawa ako noon mga friends kasi
So, nung mag naisip po na na ano kayong gagawin ko, no, diba? Mahihiya tayo sa camera para tayong, diba, sabihin na tayong para tayong maliw na nakipagkwentuhan sa camera, na camera lang yung kaharap mo. But then, if you realize na once nakipagkwentuhan ka dyan, tapos mapanood na ng mga kaibigan natin, wala na, para na lang kayong now na nasanay na ako. Kasi almost everyday talaga ako nag-vlog. Diba, para na lang tayong nag-uusap, yung parang andyan lang kayo sa harap ko. Parang wala na yung mga, sa first lang talaga yun na parang ma-awkwardan ka na ano ba yung pinagsasabi ko, bakit? At tapos noon, nahihiya ako sa asawa ko na makita niya akong nagipagpuntuhan. Sabi niya, oh, you're talking with your camera friend again. Tapos, ginaganon-ganon niya ako. Sabi ko, naku, ito pa. Kasi joker yung asawa ko. Saka mahilig siyang, lagi niya akong binibiro ng mga, so lalo akong nahihiya, so kaya nagtatago ako minsan. Pero ngayon nasanay na ako, sanayan lang talaga pag nagva-vlog, mga friends. So ayun ang storya ng pagva-vlog. Yung pagva-vlog naman talaga, mga friends, is marami siyang purpose. Kasi di ba, makompile mo yung lifestyle niyo, lalo na ako na may mga maliliit ako. I feel regret na hindi ko na-compile yung pagkapanganak ko sa dalawa ko. Kasi nga, noon matagal na akong nanonood ng mga vloggers talaga. Kaya lang, wala, makinood-nood lang ako. Sabi ko, sayang yung mga compilation ng pagpanganak ko nila, na hindi ko na naano, mga picture-picture na lang, kumbaga. So, ayun, marami tayong makuhang mga memories, kumbaga, sa mga anak natin. From the beginning na ngumingiti sila, naglalakad sila, nagsisigaw-sigawan sila like kanina, nangingay-ingay. So, marami kang mga ano, plus nagda-travel kayo, plus kung, basta, marami siyang purpose sa pagba-vlog. So, sabihin na lang natin na yung monetization is part of it na yun, na consolation na lang din sa atin yung ma-monetize yung channel natin. Consolation na lang talaga yun, kasi as long as nag-i-enjoy ka, yun, happy ka. Pero kung isipin natin na you gonna jump up into a conclusion na, ay, mag-YouTube ako kasi makapira tayo. Ang hirap mo maka-forward, mga friends, kasi lagi mong iniisip yung competition, lagi mong iniisip na, hala, paano ko kaya abutin yun, no? Hindi, kailangan nating dito tayo magsimula, simula, and then, sa akin talaga, mga friends, ang iniisip ko is, nag-i-enjoy ako, tapos makumpile ko yung mga memories ng mga babies, yung mga lakwatsa namin, yung mga pagka-camping namin, yung pupunta kami sa iba't ibang mga area ng Canada. So, makumpile siya, kasi mahilig talaga akong mag-picture, pero noon wala akong mga video-video, mga friends. But when it comes to pictures, ang dami kong pictures, mga old photos ko, mga old phone ko, nandun pa sila, mga friends. Sabi ko, Jesus, andito lang pala ito. So, ayun siya, parang basta, as long as mag-enjoy ka, and then, huwag nyo i-big deal yung pag-i-edit. Basta, simplihan nyo lang yung pag-vlog. So, it's easy din pag-i-edit. So, ayun lang ang maano ko, mga friends, sa pag-vlog. Ganun naman talaga. So, ako malayo-layo pa ako, kasi dito na naman sa, dito na naman tayo magbubuno sa views, di ba? Kasi may qualification si YouTube na yung time, yung watch time. So, ayun. So, huwag ko nang isipin yung mga friends. Ang akin lang is gaining friends. So, and then sana andyan pa rin kayo. Kasi sa previous na ano ko, mga friends, apat lang talaga. Apat lang ang andito ngayon sa bagong channel ko. So, bagong-bago talaga kayo sa channel ko. So, ayun siya. Parang may kumatok. I-cut ko muna to. And then, ito na, sasabihin ko na. Nagpa-promise ako doon pa sa previous vlog ko na mamigay ako ng pag-giveaways. Ang problema ko, mga friends, is yung shipping talaga. Kasi from here in Canada, going out is mahal talaga siya, mga friends. Doon ako na mong problema kung paano ko siya ihulog, paano ko siya, kung pwede pa lang talaga lahat mapadalhan, makapag-giveaway ako, why not? Kasi yung mga extra brushes ko na mga hindi ko pa nagamit, may mga ibang makeup ko dito na hindi ko pa nagamit,
So, mahirapan talaga ako. So, meron, ang sasabihin ko mga friends, yung pag-giveaways ko, yung isa naka-set na talaga na ibigay ko specific, in an specific person. Yung isang item is, titignan ko kung i-paraffle ko ba. Pero mga friends, ang bibigyan ko is sa Pilipinas lang mga friends. Kasi, di ba pagsabihin natin andito, yung andito na sa abroad, hindi ko na lang kayo bibigyan ha. Kasi, makabili din naman siguro tayo, di ba? Pero, I'm not saying na ang andon sa Pilipinas ay hindi makabili. Ang point ko is, di ba, yung galing dito sa abroad, pag dumating sa Pilipinas, iba yung excitement mga friends kasi na ano ko yan kasi nung andun pa ako sa Pilipinas, I have two aunts, one in US, yung two younger sisters ni mama, one is in US, one is in New Zealand. So every time makareceive kami ng package mga friends, kasi taga-bundok kami. So yung excitement ba na parang ang sarap-sarap sa feeling na ay makareceive kami ng galing sa ibang bansa. So yun yung pag-giveaways ko is within Philippines lang mga friends ha, kasi alam ko naman yung mga andito sa US, Canada, Europe, Asia, Middle East, makabili naman talaga kayo, no? So, ang bibigyan ko is in the Philippines lang mga friends. So, I'm gonna show you kung ano itong ibigay ko. Ayun na mga friends, nagsimula na si Blossom, nagkatok-katok. Instead na yun, sasabihin ko na. Ang first, di ba, sinabi ko, in an specific person, ang bibigyan ko sa first pag-away ko is si Mama Lace Vlog. Siya yung laging nag-encourage sa akin na okay lang yan, moms, makarating ka din yan. Tapos, every day, andyan talaga siya, pero nagiging friend na lang din kami from kailan ba kami nagka-friend? Basta, nung baguhan ako sa YouTube, yung sa first channel ko. So, siya yung talagang parang friends, nagiging friends kami na kahit malayo siya, parang easy na lang, parang matagal ko na siyang kilala, kumbaga ba. Kasi lagi siyang nagbi-message sa akin, or basta parang easy, parang ano ako sa kanya, yung magaan yung loob ko ba? Magaan ang loob ko naman basta. So mga babait, alam ko naman na mga mababait kayo. Kaya lang, this is my first time na sa YouTube na nakilala ko talaga siya. So Mama Lays, malaki na yung channel niya. 20,000 na siya, may mga 1 something million na siya na mga views sa mga na-upload niya. So you can try check her channel, Mama Lays Vlog in Manila. So ayan, so ipakita ko sa inyo kung ano ibigay ko sa kanya and then the other stuff. So Mama Lace, ito na yung ibigay ko sa iyo. Ito yung bag na ibigay ko sa iyo kasi alam kong magamit mo talaga ito. Magamit mo talaga ito, Mama Lace. Malaki siyang bag kasi alam ko ang mga YouTubers sa Pilipinas is lagi silang may mga anong tawag nila doon? Basta marami silang mga lakad-lakad. Ano ba yun, oy? Ibang YouTuber doon sa Pilipinas kasi marami silang mga atin-atina na mga... Basta ilagay ko na lang dyan sa description kung ano yung mga activities nila as a vlogger in there in the Philippines. So, ibigay ko ito sa'yo. Ang daming... This is multi-purpose bag. Pwede mong lagyan kung magbe-beach kayo or kung may mga documents ka or... Lalagyan mo ng laptop. Ang laki nito, Mama Lace. Ang laki-laki nito. Ang laking bag nito. Dalawa ito actually, mga friends. And then one is binigay ko sa ate ko in the Philippines. So, instead na itong sa akin to, ibigay ko ito sa kanya. This is brand new. Meron pa siyang tag dyan. US Polo Association. So, ayan yung ibigay ko sa kanya. Kukunin natin yung price kasi that's not needed. So, ayan siya. Malaki. Super laki siya, mga friends. Tapos, may zipper siya. So, kayang-kaya to ito ni Mama Liz pag nag-ano din siya, pag nag-makeup siya. Safety siya kasi may zipper sa dito. Hindi siya open. And then, ganyan lang siya.
Tumama na siya. And then, so ayan lang, it's so simple, pero this is very heartily given, mga aw, mamalays ha. Galing ito sa puso yung pagbigay ko, kasi nag-promise talaga ako na magbigay ako ng bags. So yung second naman mga friends, is yung iparaffle ko within the Philippines lang na mga, yung sinasabi ko, pasensya na talaga mga friends, akong Philippines na lang natin ibigay, okay? So, kasi baka mura lang ito kung i-shipping ko itong dalawa together. Medyo makasave-save ako ng konti kasi ang shipping talaga ang mahal. So, the next one that I'm going to give is a shoulder bag from Guess. It's rose gold siya. Kinuha ko na yung ano, yung price kasi nahihiya ako. So, this is my second na ibigay ko sa sinong makaswerte na makakuha nito. So, this is a multi-purpose na shoulder bag din. Meron siyang strap dyan. And then, kung gusto niyong kukunin, pwede din siyang kukunin like that to make it like a clutch or a wallet. Kayang-kaya niya siyang maging wallet, mga friends. Pero shoulder bag ata, mas prefer ko na shoulder bag. So, ayan siya. Bago din ito. Hindi ko pa ito nagamit. So, ayan. Ito yung compartment niya. May, parang wallet nga siya kasi may tatlong maliit na compartment dito inside na para sa card niyo. And then, meron din dito sa the other side. And then, ano na, deep na siya. So, tamang-tama lang kung magrarampa-rampa sila doon. So, ito yung second na iparapol ko sa mga viewers natin in the Philippines. Para isahan yung pagpadala ko. This one at saka this one. So, ano ito mga friends? Ano ba to? Yung shoulder bag niya is tamang-tama. Kung gusto niyo ng sling or it's up to you kung gawin yung at saka adjustable siya kasi yung strap o meron pang adjustment dito. Kung gusto nung i-adjust na naka-long or what. So, ayan siya mga friends. Ang ganap ko kasi ayokong i-break yung promise ko doon sa first ano ko na pag tutungtong ako ng 1K, magbigay ako ng pasalamat sa mga viewers. Pero iraraffle natin mga friends kasi hindi ko afford mamigay sa lahat kung pwede nga lang. Pero ito nga ano, pinag-isipan ko yung mga ibang gamit ko na lalo na yung sa Christmas na ipamigay ko. Pero ang shipping talaga ang problema mga friends. Doon ako ng problema sa shipping kasi mahal ang shipping galing dito going to Philippines. Para na siyang isang balikbayan box mga friends. Kasi ang balikbayan box namin dito, malaking box na yung balikbayan box namin dito, is 110 na ba? Kasi nag-increase daw sabi nung taga-pick up namin dito for my Forex box. 110 na. So, ganun din yun. Tapos, loging-logi. Kasi pag ganitong ipadala ko, 100. Tapos, yung sa balikbayan box na ang dami kong malagyan, 110. So, kung hindi ko rin sila pwedeng ipasok sa balikbayan box ko sa month na ito na ipapadala ko. Kasi, ipapadala na naman ni ate to Manila kasi sa Leyte kami. Andito na yung bagger ko mga friends. So, anyway mga friends, i-end up ko na tong vlog. Excuse me. Itong vlog na to kasi, ayan oh, andito na si Siaw. Ibabag na namin niya ako mga friends. At least, na-distract pa siya sa mga kung anong tinignan niya dyan. So, anyway mga friends, thank you for watching. I'll see you again in my next vlog. Thank you sa inyong lahat. Sa mga nag-friend sa akin. Salamat sa inyo. Sana makapag-intindihin niyo. Sana na minsan kinabukasan na talaga ako makapag- reply sa mga messages niyo kasi yung time difference yun ang problema kasi
mag-a-upload ako ng gabi. Kinabukasan ko na siya. Kinabukasan ko na babasahin at saka replyan kayo. So anyway, mga friends, thank you for watching. I'll see you again in my next vlog. Good luck sa ating lahat na mga new YouTuber. Basta, upload lang tayo ng upload. And then, yun lang. Sige. Bye now. God bless.